Ito pala guys, yung mga ano natin, yung mga ribbon na pwede nyo mabili sa Divisoria. Yan, kung may mga balak kayong gumawa ng mga bulaklak, kung ano-anong mga pangdekorasyon, mura lang po yan sa Divisoria. Kung ikaw ay bago dito sa ating channel, please like and subscribe at pakihit na rin po ang bell button para po ma-notify kayo sa mga next nating mga videos. Damuhan muna natin yung garden natin kasi ano, masyado na siyang nalulunod yung mga bulaklak ko, maliliit pa kasi. Kaya hindi ko magamitan ng grass cutter kasi baka tamaan siya ng nylon. Ay nako, sayang yung pagod ko dyan. Baka umiyak ako pagkatapos pag naputol-putol ng mga yan. Nagbibida-bida yung ano ko, yung sibuyas ko. Kaya pag kailangan ko ng miswa, yan ang ano no, dyan lang pipitas. Pag kailangan ko malunggay, meron din ako. Pag kailangan ko ng basil leaves, meron din ako. Ano pa? Meron ako kangkong, meron din ako. Luya, meron din ako. Talong, pinapatubo ko pa lang sana mabuhay ko. Pag magsigang, may gabi ako doon. O, diba? Kompleto na. Kulang na lang dito. Mag-ano ako ng mga ano. ng mga kung ano-ano dyan. O, nabisi na talaga. Hirap na hirap na ako yan dyan, oh. Naipit bilbil ko. Walang choice. Kailangan kong yukuin yung ano damo. Diba? Yung tamad mag-ano, magdamo. Pero, ano naman yan? Kaunti lang. Basta kung anuhan ko lang yung, ititrim ko lang yung mga ano, makahinga lang yung bulaklak na mga tinanim ko. Sayang kasi pag namatay. Time check guys! 10, ano na? 10 na ng umaga. So, tapos na ang gawaing bahay ng lola nyo. Kaya ganyan lang yung umpisa ko. Minsan, nagnanakalian ako ng maaga. Yung almusal ko, tanghalian, iisa na yun. Tapos yung habunan ko at tanghalian, parang merienda, yun na rin yung sa gabi. Diba? Kagabi, nagtabas ako. Ito yung mga tinabas ko siya. Ayan. Kadalasan sa gabi ako nag-ano, ito yung mga pampunda. Bago na naman yan, tsaka yung ganun. Nare-ready ko lang. Yung habang nanonood ako ng balita, nagtatabas ako para, kumbaga, pagka-umaga, hindi ko na kailangan magtabas, hindi na ako maabala. Yun naman yung oras ng pananahit ko. Sa totoo lang, yung sala namin ay wala ng space. Puro mga panit na patingnan nyo. Ang kakalat talaga. Ang sakit lang. Yan ang paikot yan. O, yan yung pinagkapihan ko. Yan. Tapos, ang tassel ko na pang model nandito. O. Ayan. Isa lang naman yan. Ayan pa yung mga gawa-gawa ko. Tapos, ayan, syempre, ayan yung mga tela ko na pang bedsheet, pang kortina, mga ano yan, mga naka-ready na para tabasin. Tapos yung mga naka-rolyo nandun sa kwarto ng anak ko. Tapos ayan, tingnan nyo, nakatulugan ko na lahat yan, mga camera pang vlog ko. Ito mga kortina pa to eh. Oh. Ganyan ang ano ko, kakalap ko. Tapos ito mga plastic. Kasi itong mga plastic kaya nagkakalat yan. Gusto ko pa ito balutin kagabi yung mga kumot ko. Kaso sabi ko, ay picturean ko muna yan. Ito o. Oh. Tapos ilalagay ko sa Shopee or ano, isesend ko sa mga reseller ko. Tapos ayan na. Ito yung mga punta. Kinakat-cut ko na yan. Bawat design. Ayan o, oh, mga ano yan. Minimum ko dyan 15 or 10 pirasong punda para kahit pa paano may 5 tayong set ng bedsheet na magawa. Ito mga pang bedsheet to. Tingnan mo, ang kalat ko talaga eh. Tapos ito, kortina na tahi ko na yan. Ayan na, ready na yan for delivery. Tapos, itong masaklap. Ayan siya. Yan ang bantay. Security guard yan ng aking mga panina. Kung makikita niya, ayan, napantay na ng upuan ko yung mga natahi kong stock. Ayan, kortina, bedsheet. Tapos meron pa dun sa mga karton. Dami akong stock, pero hindi ko pa na pipicturan. Hello, sir.
Anong gawa mo dyan, sir? So, ayan na, tumutunog na yung makina natin. Mag-ano na tayo. Mag-umpisa na kasi akong magtrabaho. Yung may nag-request sa akin ng ano, hindi ko na makita yung, hindi ko alam kung ano na nangyari, kung puno na ba yung mga messages ko. Hindi ko na mabasa yung may nagpapasend yun sa akin ng lababo daw na ano, na kurtina. Hindi ko na makita kung saan ko siya re-replyan. Kaya talaga yun talaga. So, dyan na muna kayo guys. Upo na ako sa aking makina rin. May nakahubad ko pala dun. Pupunta na tayo sa ating office. Officialis. O nga, diba? Dyan na muna kayo guys. Goodbye. Sa isang rolyo na ganito, laging may pasobra yan na apat na ganito. Butas. 1, 2, 3 po. Ganyan siya. Kaya, ano yan, sa 26 siya, na panit ang pwede mong malagyan, may sobra pa na apat na ganito. So, naka-schedule tayo ngayon, gumawa ng pan. Para kung buntis na pambuntis yung damit ko. Pag nakasara-sara ko nito, ipapihin ko ito na ano. Naka-schedule tayo ngayon na gumawa ng mga kurtina na mga pang puro pang kurtina. Baka bukas, iba naman, o di ba? Kasi hindi may ano, may nahabol ako na ano na pa-order na papuntang Mindoro. Eh, kailangan ko siyang mahabol sa Linggo sa padala. O kailangan natin ay madali, o di ba? Ay, gusto niyo ba makita ulit? O, paano yung mga ginagawa ko mga ano, sa mga paguhan dyan. Pero sa mga old photos ko, video, dami kayong matututunan sa akin dyan. Kaya sinasuggest ko na panoorin nyo yung playlist ko ng pananahi sa tutorials. Kasi lahat po ng mananahi, may magkakaiba-ibang mga technique po dyan. Siyempre hindi kami magkakapareho. Kumbaga may nakasanayan siya, may nakasanayan ako. Pero hindi siya tulad, magkakatulad. Siguro iba, kung talagang ano, ako nga kahit ako nananahit na ng kurtina, tumitingin pa rin ako ng mga nagtatahit ng kurtina kasi malay mo, may mas mabilis pa pala silang alam kaysa sa akin, o diba? Kailangan ko matuto din. Kailangan ko kasi tatapusin tong maroon na to. Kasi po ay, ano siya, ito lagi ko tong ginagawa. Halimbawa, kulay maroon, ganito. Minsan hindi pantay-pantay ang haba ng tela, ay ang lapad ng tela. Kaya kailangan ko pang titingnan tulad nito. Diba nakatupi ito ng ganito yung kortina, diba? Ay yung tela, pag binili mo. Saka ganito. Ayan. 60 width daw yan. Tapos syempre nakatupi, kaya 30 na lang. So ang grommet natin, gagawin ko dyan, tutupiin ko rin parang tela. Waluhan to eh. Waluhan. So papantayin ko lang ang mga mata. Ganyan. Tapos titingnan ko kung gaano kahaba. Kung sakto sila. Pag sakto, itatahit ko na yan. Pero pag hindi, ayan, sakto o. Oh. Ito o, oh, sakto. Sa dulo. Pwede sabihin, pwede ko na siyang itahit yan. Pag ano kasi, pag sobra, ibig sabihin, magpuputol ako dito. Halimbawa, sobra to, nakaganito o. Oh. Nakaganito. Yan, ayan. O, ayan. Nakaganito siya. O, kailangan puputulin yan para magpantay. Ganun siya. So, ito, sakto naman, kailangan ko na itong tahitin. To say goodbye. Na 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 na.
Tapos diba, ayan na. Ito, iba na naman paraan dito pagtahi ha. Ayan na, nato, na, ano ko na, natahi ko na. Ibabaw to. Ayan, ibabaw, tinap ko. Ayan, diba? Tapos, ito, tinahian ko din dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakailang turo na ako ng grumit na parang apat na nag-style. Tapos, sa kanyo ito, diba nag-attach na to? Sa kanyo to, yuyupiin ng ganyan. Tapos, paikot na. Paikot na yung pagtahi niya. Kasama yung ring. Ayan, ganyan lang siya. Paano ba? Nakikita niyo ba? Ito, tingnan nyo, patapos na. Ayan na. Kaya ano na natin. Tupi na natin dito. Tapos tapos na. Bubutasan na lang. Ayan na. So, pag ganyan, bubutasan na lang siya. Check, 7 o'clock na ng gabi. Ayan na, oras na ng pagtitiklop namin. Ganyan kami sa gabi. Ayun na, yung papunta na to ng Mindoro. Yan ang ating mga ginawa ngayon. Teka lang, may ano lang ako sa inyo, be. Lalo na yung sa mga baguhan na naggagawa dyan ng ano, ng kortina. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Change, been through a lot of pain.
some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ano po talaga, mas madadalian ako magtahi ng wiring kaysa sa